Ito po yung pwesto namin sa Bangat, Gabanatuan City, ang DMD Hollow Blocks Gravel and Sand. Ito po yung half bagger mixer namin, meaning kalahating sakong semento lang ang hinahalo namin kahalo ng buhangin. Purong buhangin po ang gamit namin, wala pong halong white sand or lahar na tinatawag nila. Kailangan po ng maluwang na area para sa bilaran or patuyuan ng mga hollow blocks na ginagawa. So ito yung magde-determine kung gaano kadami yung kaya nyong gawin sa loob ng isang araw. Yung paleta, kailangan po merong langis. So yan, galing yan sa babaran namin. Ang ginagamit namin, yung mga pinag-change oil na sasakyan, pwede kayong pumunta sa mga talyer at bilhin yung mga ginamit nila doon. Bago magsimula, kailangan siguraduhin walang matigas na semento sa loob ng molde. Kung hindi, masisira yung hollow blocks pagka ilalabas na ito. Ayan, gumagawa siya ngayon. Hininaan ko pa yung audio ngayon nung video na yan. Sa totoo lang, sobrang ingay niya dahil napakalakas ng vibrate ng machine na yan. Ayan, chinecheck lang niya na hindi na yung stock yung hollow block sa loob ng mold. Ayan. Kailangan pantay din yung ibabaw ng bawat hollow blocks natin. Sa isang machine, nakakagawa ng apat. Ayan, pang siksik yan yung pagpalo niya na yan para masiksik yung ibabaw. Para masure na pantay-pantay lahat yung apat. Ayan. Makikita nyo yung mga gilid ng hollow blocks, buong-buo. Pero pag bago yung mga mold mo, parang may break-in period din siya. Mahirap bumuo sa umpisa. So, tsaga-tsaga lang, ulit-ulitin nyo lang hanggang magasgas yung mga gilid ng loob ng mold. Ayan. Sa ngayon, isang D5 and dalawang D4 yung machine namin na ginagamit. And malapit na namin install yung isa pa naming 5. So, tig-dalawa na sila. Ayan. Kanina pa siya gumagawa kaya marami na siyang nagagawa. Ayan. Una mong gagawin, lalaglag mo yung paleta. Ayan. Then ipapwesto mo yung semento. Then pag on mo, ayan na. Sa isang araw, nakaka 800 to 900 hollow blocks silang lahat. Total na yon yung grupo nila. Ayan, kanya-kanyang discarded din yan. So, ang style nila, pag lumabas na yung hollow blocks, nagsasalin na sila sa para next load nila. Para siguro mas efficient yung trabaho. Pag ganun, mas madami silang magagawa sa maghapon. So, walang oras ng trabaho dito sa amin. Kailangan lang nilang gumawa ng gumawa. Kasi yun ang magde-determine ng sweldo nila. Dahil per piece ang bayad namin sa kanila, hindi per bag. Yung mga may tanong po dyan about sa ganitong negosyo, pwede po kayong magtanong sa akin. Comment lang kayo sa comment section sa baba. Pipilitin ko sagutin lahat yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa mga nanood.